Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Ito na ba ang panahon para maobliga ang mga Pilipino? Well, bago natin simulan ang bagong video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe muna sa ating channel. Kakapasok lang ng balita, ang buwis na ibinabayad ng mga Pilipino ay siya ring pondo na ginagamit upang makabili ng mga COVID-19 vaccine para sa mga Pilipino. Ngunit, paano na lang kung ang mahigit 40 billion pesos na halaga ng bakuna ay masasayang dahil ito ay ma-expired lamang at hindi na pwedeng gamitin? Ito ang payag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion sa kanyang payag. Ang nangyayari dyan, either yung mga bakuna natin, syempre, konti dahil siguro nag-expire yung June at July, 27 million na yan, no? At yung iba rin, baka ma-expire rin. So, what is at risk dito is the vaccines that are already in the Philippines, and if it's not taken, that is billions of pesos that will be lost. Kaya naman, nangangamba na lang si Secretary Joey Concepcion na masayang at hindi na magamit ang pera na ginamit sa pambili ng mga COVID-19 vaccine. Ito ay sa kabila ng mababang immunization turnout sa kasalukuyan, o ibig sabihin, ang mga Pilipino na fully vaccinated na ng kanilang second dose ay hindi na bumabalik sa mga vaccination area upang magpabakuna ng booster shot. Ikinababahala rin ng mga private sector ang naging projection ng World Health Organization o WHO kamakailan lang na sinasabi na posible na naman na magkaroon ng COVID surge sa kalagitnaan ng taon. Kaya naman, muling hinihikayat ni Concepcion na ang mga fully vaccinated na magpa-booster shot na upang hindi maputol ang momentum ng pagbangon ng ekonomiya sa epekto ng pandemya. Yun ang challenge natin, no? Yung sinasabi ng WHO, may threat, yes, may threat if there's a new variant coming in. And kung waning immunity na tayo in the coming months, especially in the second SEM, then baka sumablay itong mga negosyante natin, especially yung MSMEs natin, na pumabago na. Dagdag pa ni Concepcion ang mas maigi na gawing requirements ng mga establishmento ang pagkakaroon ng booster shot ng isang individual bago ito makapasok. Ngunit kailangan ng bigyan ng panahon ang publiko ng mahigit 2 buwan bago ito ipatupad. Ang Department of Health at iba't ibang mga sektor ay tinitingnan na ang mga senaryong pwedeng mangyari sa mga vaccine na masasayang kung hindi ito magagamit. At hinihintay na lang nila ang komento ni Pangulong Duterte sa mga rekomendasyon na kanilang isinumite sa Malacanang. Kaya naman, ikaw bilang isang Pilipino, pabor ka ba na gawing requirements ng mga establishmento ang pagkakaroon ng booster shot bago makapasok? I-comment lang ang iyong reaksyon sa video sa baba.